Samantala, tinutugis pa rin po ang gwardiya na pumatay sa isang grade 7 student sa loob ng classroom sa Laguna. Ang mga kaklase naman ng biktima na nakasaksi sa krimen, isinailalim sa psychological debriefing dahil sa matinding trauma. Narito ang unang balita ni June Veneracion. Sa loob ng Castor Alviar National High School sa Calamba, Laguna, may mga nakaposte ng pulis para magbantay sa unang araw ng klase matapos ang pamamaril sa loob ng eskwelahan noong Huwebes. Sa kabila ng mahigpit na seguridad, marami pa rin ang natatakot. Around mga 60 or 70% lang ang dumating dahil nga po sa dahilan na hanggang ngayon ang salarin ay nasa hindi pa nahuhuli ng batas. Sa CCTV footage, makikita ang mga takot na takot na estudyante nang masaksihan ang pagbaril ng salaring si Renan Valderrama sa grade 7 student na si Mark Anthony Miranda. Sila ang mga estudyante yung sumasa ilalim ngayon sa psychological debriefing para malampasan ang nakakatakot na karanasan. Sa loob ng classroom na ito, nangyari ang krimen para matulungan yung mga estudyante yung nakasaksi sa pangyayari na makalimutan yung kanilang mga nakita. Ang gagawin ng pamunuan ng eskwelahan dito, papalitan ng pintura, tatanggalin ang mga dekorasyon, at pansamantala, hindi muna ipapagamit ang classroom na ito. Naikwento ng ilang saksi sa kanilang guro ang ginawa ng salarin pagpasok sa kanilang silid-aralan. Nakaganyan daw po yung baril, ginanon-ganon daw po yung katabi, ibig sabihin umalis. Tapos ang ginawa na po ni Mark, yung yumuko. Dalawang beses daw hindi pumutok ang baril, pero sa pangatlo, tinamaan na ang biktima sa ulo. Napag-alamang nagsampa ng kasong sexual abuse ang biktima sa suspect. Inihahanda na ang reklamong murder laban sa salarin na itinuturing na armed and dangerous. So pa nag-negative yung mga effort ng mga tracker teams natin, and we're still pursuing other leads. No? Para sa unang balita, June Veneracion reporting.